Maraming salamat at narito muli tayo. Ako po ay nagagalak dahil kayo po ay sumagot sa paanyaya na pag-aralan natin ang pagiging katiwala ng mental na kaisipan. Dahil una sa lahat, hindi natin kayang alagaan ang sanlibutan pong ito. At una sa lahat din, hindi natin kayang alagaan ang sarili nating pangangatawan kung ang ating mental na kaisipan ay hindi kaaya-aya ang siyang nasa loob. Kumbaga, araw-araw tayong nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Araw-araw tayong nakakakita ng mga palabas na hindi kaaya-aya. Araw-araw tayong gumagawa ng mga makamundong mga bagay na hindi rin kaaya-aya. Na akala natin, ito'y kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Basahin po natin ang Genesis 1:26. Sabi po dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, ang pagiging katiwala ay hindi po lamang hindi po lamang nahihinto sa ating mga unang magulang. Napag-aralan natin sa Genesis 1:26 na sa kanila unang ipinagkatiwala ang sanlibutan pong ito. At babasahin natin sa Genesis 1:28. Ang sabi po dito, at sila'y binasbasan ng Diyos at sila'y kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpa-alanakin at magpakarami at kalata ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Nakikita po natin sa Genesis 1:28 na pati tayo kasama sa sa pagiging katiwala ng sanlibutan pong ito. Dahil tayo po ay galing sa ating mga unang mga magulang. Ngayon po, paano natin unang uumpisahan ang siyang pagiging katiwala ng daigdig pong ito kung ang ating mental na pag-iisip ay kurap sa mga bagay na ating pinanonood, kurap sa mga bagay na ating mga nakikita, kurap sa mga bagay na mga binabasa natin na hindi kaaya-aya, at kurap sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan pong ito. Kaya nga po, para maunawaan natin ang sampagiging katiwala ng Diyos dito sa mundong ibabaw, kailangan ng ating kaisipan ay malinis. Ang ating kaisipan dapat ay puno lamang ng mga salita ng Panginoon upang maunawaan natin kung paano mamuhay ng pagiging katiwala. Dahil ang pagiging katiwala po ay isang mataas na antas ng uri ng pamumuhay Kristiyano dito sa mundong ibabaw. Ito po ay total surrender sa ating Diyos na wala tayong inaangkin dito sa mundong ibabaw. Kaya para lubos nating maisip na wala tayong dapat angkinin, dapat ang ating mental na kaisipan ay dapat itinuturing lahat ng mga bagay dito sa mundong ibabaw ay tanging sa Diyos lamang. Basahin po natin ang Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Ang Genesis 1 at Genesis 2, mababasa po natin na ang nilikha ng Diyos, ang sanlibutan pong ito ay napakaganda, napakabuti, walang kasira-sira, walang kakurap-kurap. Kaya masasabi natin ang pag-iisip ng ating mga unang magulang ay napakalinis. Ngayon po, pumasok ang kasalanan. At tayo po bilang mga tao na kasama sa mga saninlahi ni Adan at ni Eva, ang epekto ng kasalanan ay namana natin. Kaya ganun na lamang ang ating pag-iisip na sa mga makamundong bagay, sa mga makamundong mga gawain, tayo ay tayo'y natutuwa. Hindi natin naiisip na mga bagay pa lang ito ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya sa pag-aaral po natin, Efeso 4:22, ang sabi po dito, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay
Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Tanong, magkakaroon po ba tayo ng mga mabubuting mithiin? Magkakaroon po ba tayo mga mabubuting plano kung ang ating pag-iisip ay hindi korap? Kaya nga po ang paanyaya ng Efeso 4 versikulo 22 ay tayo po ay mamuhay ng ano po, taliwas na sa ating nakaraan. Taliwas na sa ating mga nakaraang bisyo. At tayo maging magkaroon ng bagong pamumuhay. Para maggawa natin yon, kailangan ng ating mental na pag-iisip ay ano po dapat? Dapat ang mga nasa laman lang nito ay mga salita ng Diyos. Mga kaaya-aya lamang. Mga malilinis lamang, mga kabuti-buti lamang dapat ang siyang ating iniisip upang tayo po ay ano po, magkaroon ng mithiin na malilinis. Sabi din po sa Efeso 4, versikulo 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ngayon po, kailangan nating magbago. At yun po ay dapat nauuna sa ating pag-iisip. Hindi po kasi natin kayang alagaan ang ating katawan kung ang unang mithiin natin ay sirain ito. Hindi natin kayang magmahal sa ating kapwa kung ang unang mithiin natin ay aywayin sila. Hindi natin kayang alagaan ang sanlibutan kung ang unang mithiin natin ay magtapon lang ng basura dito, magtapon lang ng delata dito, at wag na maglinis dahil okay lang yan, may maglilinis na iba dyan. Kung ganun ang mithiin ng ating kaisipan, paano natin alagaan ang sanlibutan? Paano tayo magiging lubos na katiwala ng Diyos? Ngayon po, sa mga nakikita natin, mabilis lamang tayo makurap. Mga isang pindot lamang sa ating mga keyboard, makikita natin ang mga website na hindi kaaya-aya. Kaya nga po tayo dapat tumalikod sa ganitong gawain. Tayo ay lubusan dapat na ano, magbago, magkaroon ng kapayapaan. At tayo po ay magsimula magturo sa mga bata ng mga alipunsulit na kaaya-aya lamang at malilinis. Sabi nga po dito sa Filipos 4 versikulo 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ito po ang dapat na nasa isip natin. Ito rin po dapat ang siyang ibinabahagi natin sa mga kabataan ngayon. Hindi dapat ang siyang mga makamundong gawain. Dahil alam natin, ang makamundong gawain, oo, totoo, masaya ang karanasan. Ngunit panagsaglitan lamang at ito ay nagbubunga ng hindi kaaya-aya. Ngunit ang salita ng Diyos, ang kaisipan na kabuti-buti, karangal-rangal, kaibig-ibig, ito ang mga kaisipan na dapat nating ano po, isigawa sa ating pamumuhay. Sabi nga po sa Filipos 4 versikulo 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayoy, sasa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. Ang paanyaya ng Biblia sa ating mga tao bilang katiwala, dapat ang ating kaisipan ay dapat malinis. Upang sa ganun, ang kapayapaan habang tayo ay nananatili dito sa mundong ibabaw ay mapasa atin. At higit sa lahat, ang sabi sa Kolosas 3 versikulo 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ito po ay napakagandang pakinggan. Kung iniisip natin ang mga bagay na makalangit, sa tingin nyo po ba may mag-aaway-aaway pa rin ba? Kung iniisip natin ang mga
makalangit na mga bagay. Sa tingin po ba natin na magkakaroon ba ng kalat sa lansangan? Magkakaroon po ba ng mga disgrasya sa lansangan? Magkakaroon po ba ng mga hindi kaaya-ayang sakit sa lansangan, sa sanlibutan? Wala po sanang mangyayaring ganito kung ang iniisip natin ay puro makalangit na bagay lamang. Hindi sana natin mararanasan ang paghihirap kung naging tapat at totoo tayong katiwala ng Diyos dito sa daigdig. Sabi nga po sa Roma 12 versikulo 1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Tayo po, magsigawa tayo, magsilakad tayo ng kaaya-aya sa ating Panginoon. Gawin natin ang siyang mga totoong mga bagay na nasa isipan natin na mga malilinis lamang, mga nasa isipan natin na makalangit lamang. Upang sa ganon ang ating mga galaw, ang ating mga gawain sa sanlibutan pong ito, ang ating mga ginagawa para sa ibang kapwa, ay ito po ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil ang gusto lamang ng Panginoon para sa atin ay siyang mga kapayapaan lamang. Sabi nga po sa Roma 12, versikulo 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng Biblia na magbago na tayo. Iwanan na natin yung mga makamundong bagay. Iwanan na natin yung ating dating sarili. Iwanan na natin ang mga ano po, ang mga kaisipan na hindi kaaya-aya. At tayo'y magbago sa pamamagitan ng ating kaisipan na ang isipin natin ay makalangit na mga bagay lamang. At ang banal na Espiritu po ang siyang magbabago sa atin. At ang banal na Espiritu po ang siyang mamumuhay sa atin. At sa ganung pamamaraan, makakayanahan natin ano po, maireflect ang pag-ibig ng Panginoon sa kapwa at sa sanlibutan pong ito. Sa huli, Colossians 3, versikulo 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyong siyang makilala. Ngayon po, kung puro makamundong bagay ang nasa isipan natin, sa tingin po ba natin, kaya nating ipakita kung sino si Jesus sa ating pamumuhay? Kung puro na lamang galit, puot, mga karumaldumal na pag-iisip, hindi natin kayang ipakita si Kristo sa ating mga kaibigan kung puro kadumihan ang ating nasa isip. Ngunit, kung puro itong mga makalangit na bagay, nakatitiyak ako na makikilala natin ang Panginoong Hesukristo at kaya nating itong i-reflect sa ating mga kaibigan at sa sanlibutang ito bilang isang katiwala ng Diyos upang alagaan ang lahat at sino mang nasa mundong ibabaw. Kaya sa ating susunod na programa, tayo po ay magsiaral ulit, mga kaibigan.